Sir, magandang araw na naman sa inyo mga kaibigan. Welcome to my channel. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng printer. Ibang na, diba? Disclaimer. Hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral, kuhanin nyo, at kung wala naman, wala akong pakialam. Be, iba't ibang klase ng ink, ng printer. Nakakailanganin nyo mga kaibigan kung gusto nyo magtayo ng isang ganitong negosyo, digital printing business. Bago tayo pumunta sa malalimang tutorial, mga kaibigan, gusto ko munang maging familiar kayo dito sa mga printer na to. Ano ba kailangan yung printer? Ink. Ano bang kailangan na ink ng inyong printer? May nagugulo dito eh. Singero. Ano na pinagkasabi mo eh? Mag-inom ka nala! Saka na! Okay, mag-umpisa tayo sa pinaka-basic mga kaibigan. Oh. Ito ay yung tinatawag na dye ink. Ito yung tinta na pag bumili ka sa mall ay ito agad yung klase ng ink na sinasali nila dun sa tangke o sa printer. So, ano nga ba yung mga nagagawa ng printer nito? Kung meron kang dye ink printer, maibigan ito ay ginagamit sa document printing, photo printing. Marami din siyang gamit, mga kaibigan. No? Kasi sa mga office, ito yung kalimitang ginagamit talaga. Ang problema lang dito, ang downside dito, mga kaibigan, ay kumukupas ito, yung print niya. So, ito yon. Yung iba gumagamit din ito sa PVC ID, kasi mas vibrant kasi yung kulay nito, mga kaibigan. Kumbaga, sa lahat ng ink, ito yung matingkad yung kulay. Buhay na buhay kasi yung kulay nito. Yun nga lang, kumukupas nga din kagad. Mabilis siyang kumupas. Naka-CISS pala. Ayan. Meron siyang built-in tank. May tanki na siya ng tinta. Kasi bakit karamihan naman ng printer ngayon, may ganyan na. Kasi may kamahalan yung cartridge, yung mga unang printer. Ngayon, ganyan na siya. Ganyan na karamihan ang mabibili mo. Ginagamit din to sa mga calling cards, invitation. Yan. Ito ginagamit ko lang to pang Xerox. Tsaka minsan pang document printing. Iba kasi yung ginagamit ko doon. Pero sabi ko nga, pwede rin siyang gamitin sa mga nasabi kong materyales. So yan, pumunta tayo mga kaibigan sa pangalawang printer natin. Ito ay ang pigment ink. Pigment printer pala. Bobo! Eh di wow. Dami mong kuda. Kinoon pala lang dyan. Sengo. Okay, yung ating pigment printer, mga kaibigan. Isa to sa gamit na gamit ng mga nag-digital printing, mga kaibigan, kasi hindi siya agad nag-fade. Malimit ko tong gamitin kasi ito yung ginagamit ko sa photo printing, yung mga nagpapa 1x1, 2x2, ganyan-ganyan. Kasi mga kaibigan, pag itong ink na to ang ginamit mo sa photo paper, kahit siya mabasa, mapataka ng tubig, hindi yan basta-basta kumakalat, mga kaibigan. O kahit sa mga papel, hindi yung kagaya ng dye ink na pag napatakan mo ng tubig, umauna. Saka mga document printing lang, mga kaibigan, pang-imbakan, kumbaga, pwede mo siyang i-ano ng matagal. Dito ka na kasi ito, hindi nga ito nagpe-paint agad-agad, no, mga kaibigan. Tapos ito, mga kaibigan, nasabi ko nga, marami itong gamit. Ginagamit ito sa t-shirt printing. Halimbawa, kagaya ito suot ko.
print po yan. Ink niya po yan, mga kaibigan. Dito ko po yan pinrint. Meron lang materials na ipiprint po sa kanya bago siya i-hitpress dito. Ito yung tutorial yan, mga kaibigan. Step by step tayo. Gusto ko lang munang maging familiar kayo. Malaman nyo kung ano ba yung gamit ng mga printer na to. Ano pa ba gamit ng pigment ink? Marami, mga kaibigan, hindi ko maisa-isa. Hindi ko nakapagawa ng listahan. Ang downside lang nito, mga kaibigan, alagayin yung printer na yan. Kung ito ay nire-recommenda ng mga brand ng ano, siya ay hindi mo talaga pwedeng i-recommenda kasi nga malapot masyado yung ink na yan, tsaka mabilis siyang sumira ng head. May kamahalan yung mga head, yung print head, mga kaibigan, o yung nilalabasan ng tinta. Ito kasi built-in tank. Siya hindi. Pinamodified ko na yan, mga kaibigan. Pinalagyan ko lang ng sarili niyang tanke para kasi gagamitin ko nga sa negosyo. Kaya ganyan siya. May kamahalan kasi cartridge niya, mga kaibigan. Ayan, kung bibili ka ng bawat kulay niyan, tama yan. Mahal. Ito sa t-shirt printing ko gamit na gamit. Tsaka sa mga document photo. Ito yung ginagamit ko. Then mga kaibigan, pumunta naman tayo sa pangatlong printer natin. Pangatlo. And ito ay ang sublimation printer. Ginagamit ito, mga kaibigan. Halimbawa, gusto mo magtatak ng mag. Personal mag. Copyhan. ID lace. Ito. Yan, makagawa ka ng ID lace. Mga tatak niyan. Ano pa ba? Photo rack. May sample ako doon. Photo rack. Jigsaw puzzle. Yung binubuo. Ano ba? Pillow. Unan. Pwede rin niya sa t-shirt printing, mga kaibigan. Kaya isa rin sa special na ano yun kasi maraming ang gamit. Pakita ko sa inyo yung mga sample dyan. Makita, gawa ng ilaw eh. Pero ayan, ginagamit ko yun dyan sa mga ito, photo rack. Ito, jigsaw puzzle. Ito, pillow. Magprinting. Tsaka nga pala, yung iba yung mga ito, yung mga kabitan ng susi. Ayan, ang ganyan. Ayan, ako lang nagawa nito eh. Tapos sinasabit-sabit ko dyan. Ayan. Mabenta to, mga kaibigan. Tapos na tayo, mga kaibigan. Meron tayong dye ink. Meron tayong pigment. At meron tayong sublimation. Tatlong tinta na yun, mga kaibigan, na gamit dito sa digital printing. Tapos meron ako dito isang printer na pinamodified ko. Pinagawa ko itong eco-solvent. Well, ang eco-solvent, mga kaibigan, ginagamit ito sa mga large format printer na pang-print ng tarpaulin. Ito yung mga ink na ginagamit doon. Kaya lang, hindi ko pa afford bumili ng gano'n kasi medyo may kamahalan. Kalahating million yata yan. Depende sa laki. Pero ang pinakamaliit noon, nasa 4 feet yata sa pagkakaalam ko. Hindi ako sigurado, pero yun, parang 4 feet yung pinakamaliit na. So, mahaba rin. 4 feet. Pero nagpa-modify niya ako, mga kaibigan. Kasi nga, usong-uso ngayon yung sticker na nilalagay sa mga motor. Ito, mga ganito. Diba? Naka-print and cut yan, mga kaibigan. Pakita ko. Ito. Yan. Itong printer na to. Modified na to, mga kaibigan. Naka eco-solvent ink. Ang gusto ko lang naman kasi kaya ako nagpagawa niyan. Kaya ako bumili noon, mga kaibigan. Ay makapagbenta rin ako ng mga sticker na naka-print or printed. Kasi dati nagagawa ko lang puro cut out.
wala akong printed. So ngayon nagka-printed ako, syempre nadagdagan yung kita mo. Kasi magana na ma-maximize yung servisyo na ibibigay ko sa customer. Yun nga ba lang EcoSolvent printer, mga kaibigan. Ginagamit ko rin yan pag ako nagde-decals ng gulong. Yung sa mga mags, nagawa ako ng printed nun. Nagawa rin ako ng cutout. Pwede rin yung EcoSolvent printer sa t-shirt printing. Kailangan mo lang ng printable materials o printable vinyl para magamit po rin siya sa t-shirt printing. So, itong tatlong to, mga kaibigan, pwede mong ipatatak sa damit. Yan. Dying, hindi. Ito, binili ko lang talaga itong dying para pang Xerox. Para may Xerox ako ng long. Ayokong bumili ng malalaki Xerox machine. So, mga kaibigan, yan lang yung ginagamit ko ngayon. Apat na klase ng printer. Apat na iba't ibang klase ng ink din yung ginagamit ko. Sana nakatulong ako ng kaunti para lang may idea kayo kung para saan yung mga gamit ng printer na to. Kasi pag mag-opisa ka ng digital printing, dapat kahit paano may idea kung ano-ano ba mga printer yung kakailanganin mo. Pero kung mag-opisa ka pa lang, mga kaibigan, hindi ko naman sinasuggest na kompletuhin mo lahat yan o bumili ka lahat ng yan. Kasi ako, nung nag-umpisa ako, ang binili ko lang ay pigment lang ako, mga kaibigan, isa lang. Wala akong sublimation printer. Kasi nga, nag-uumpisa pa lang naman ako, hindi ko alam kung magsasucess yung negosyo. So, nung kumikita na kami, bumili na rin ako. Tapos yun yan, nabili ko na yung EcoSolvent. Medyo may kamahalan yung EcoSolvent kasi talagang isa to sa malakas mag-akyat ng kita sa amin ngayon kasi alam niyo naman, daming motor, sasakyan, sticker, isang grupo-grupo pa magpapagawa sa iyo, grupo or mga riding club, yung mga ganoon. Na tatanggap ko siya ngayon kasi nga meron na akong EcoSolvent printer. So buksan ko. Nakita nyo. Ang mga ganyan, no? Mabenta sa motor itong mga ganito. Ayan. Ah, diba? Gawa ito nung ating EcoSolvent. Makakagawa ka nito, meron ka lang isang cutter na maliit. Yung panoorin nyo yung isa kong video dun sa yung pinangkat ko ng plaka, ang design ng plaka, panoorin nyo yun. Meron ka lang ganon, tapos EcoSolvent printer, makapagbenta ka na nito, lagay mo lang sa labas ng bahay mo, sa dami ng motor ngayon, sasakyan, hindi pwedeng walang bibili, mga kaibigan. Basta Brad, lasing ka na? Tumagay ka na lang, ako niniwala dyan sa'yo. Lasing na yung kasi nilisahin ko doon. Tanga. Sa'yo na mga kaibigan, sana nakapagbigay ako ng kaunting impormasyon tungkol sa mga printer na to. Sa mga iba't ibang klase ng ink na kakailanganin mo pag magtatayo ka ng isang digital printing. Actually, hindi lang ito yung mga kailangan mo kung gusto mo talagang magtayo ng bonggang digital printing business. Kasi may UV printing tayong tinatawag. Ano pa ba? Maraming klase ng ink eh. Hindi ko alam yung iba eh. Kasi hanggang dito na lang muna mga kaibigan. No? Kasi mag-iinom pa kami ng tropa ko. Nandiyan tropa ko eh. Dinayo ako dito. Lasing na eh. Lasing ka na ba? Putres ka, uminom ka na. Lasing na mga kaibigan. Yahatid ko na to, baka mahatid pa ng iba. Okay, boy, signing off. Peace.